Tetry natin si Angie kay sa mga ahente, na-expose na natin. Kasi dadating yung time kuya, si Angie yung makakausap mo dahil si Ate Ana ang sa tanghali eh. Si Angie ang umaga. Oo, si Angie naman ngayon ang magiging kausap mo. Ayan, inaano natin si Angie para matutunan niya kung ano yung pwede natin kukunin. Sa 8 ounce, tingnan mo nga sa 8 ounce ng RC. Tsaka ano, yan, ipatira mo na yan. Ayan, sige, patira mo na. Magkakaibigan naman to eh, bahala na sila magsiksikan yan. Marami pa, ay marami pa, marami pa. O, paubos muna natin. Ay, wala ka bang ano? Root beer? Ay, root beer. Ay, meron pa. Meron pa, hayaan mo na sa susunod na lang. Oo, sa susunod na lang. Yan, basta puro yung RC, punan mo na lahat, kuya. Yung RC kasalo ko, ha? Ang kainaman, guys, kasi si Angie talaga, napakabilis pumikap nito. Wala talaga akong masasabi. Yung mama, no, doon yan, doon yan. RC may hand or RC daw? Ano ba lang? Oh, RC. Royal. Parehas ahente na sa update siya. Paano talaga royal si RC? Ayan. Ay, baka tirahin ka ni Kuya. Paano ka nagka-RC case? Ayan. Sama mga ito dito. Makita lang si ate. Ayan, may mga kinuha natin pang ads lang. Kasi nung nakaraan, sunod-sunod naman tayong kumukuha. Hindi tayo napapalyan ng kuha kay Kuya Joseph. Kuya Joseph, sa Friday, ang pagkikita natin, magbabayad lang ako. Pero baka Sabado na ako order. Ha? Kasi meron akong babayaran kay Ate B. Yun na isa-settle ko sa Friday, ha? Ayan. Oh, shout out ka. May misis ka ba? Shout out mo. Followers ka ba dyan? Wala ang misis. Uy, macho. Ayan na, paranin yung macho. Uy. Ako mo sa mga patong doon. Huwag ka na magpasok. Sama mo pa dyan sa, ano? Picture mo, tapos pakita mo dun sa, kung ng coke. Mablog natin, madami. Ayan o, ayan o. Eh, friendly ang coke, kaya ka, welcome. Gusto mo ba ipaano? Eh, bakit ba hindi? Gusto pa, isa ko sa, ano lang. Nako, puro kalokohan. Ano pa, ma'am? Si, ano, ayan. Siya, takot sa camera. Naku, woo! Matatakot sa camera. Pogi naman ah. Kumaya. Bami mo dyan ko sumigat. Alin? Tatlo, lima. Ayan. Hi guys! Mami Park is here. I'm back. Busy kasi kami guys. Pasensya na po kayo. Alam nyo naman po na naka-training si Angie, no? Ang kagandahan. Very first time yata na nadagdagan kami ng empleyado nang hindi kami sobrang nag-a-adjust ni Ate Ana. Eh kasi naman, ang kagandahan, nakasama ko na si Angie sa dati nating store at maganda na ang experience niya. At saka talaga quality siya mag-work. Hindi mo ka talaga, hindi ka mangangarag, hindi ka, you know, unlike dun sa na-experience ko before ng mga hinar kong tindera. Parang ang gulo-gulo, parang rattled, ganyan. Pero si Angie parang nadagdag lang siya sa amin na parang dati na rin siyang nagtitinda. Yung adjustment napaka-smooth, no? Hindi talaga, ano, hindi kami maingay, masaya kami. Natutuwa lang ako kay sa nangyayari. So, dumating, supposedly dadating si 14M kahapon, ngayon dumating. So, ang sinettle natin sa kanya ay nasa around 22,840, no? Tapos itong bago namin ngayon ay nasa around 24,000, almost 24,000, no? Kasi 23,000 something. Okay, so ayan. Yan yung kasi mga malalaking obligations natin. And then sa Friday naman, yung babayaran natin yung consignment ng grocery, no? Tapos yun, pupuno, ganun, paikot-ikot lang din, no? So mag-shoutout tayo today at ang pag-uusapan natin for today's video, no? Ang ating topic ay isang kasari na kumuha ng for rent na ano para mag-sari-sari store. At ang kanyang first day sa opening niya ay naka 600 plus sales siya. So 5,000 ang renta ng pwesto. So kakayanin ba ang renta ng kanyang tindahan sa sales na ganito, no? Sa bagong sari-sari store. So ibig sabihin, nandito na siya ngayon sa start ng kanyang trial and error method journey. Ano ba ang palagay ng Mami Park? I really do sorry guys. Also dun sa ating subscriber, na matagal na nating subscriber to, pero I cannot be so soft, hindi ko kayo bibigyan ng false hope, hindi ako yung tipo ng vlogger na ipapamper kayo just to please you, na maging okay kayo or what. Sasabihin ko ang totoo, ang mga pros and cons ng mga desisyon nyo sa buhay nyo, no? So sasabihin ko ang aking points of view dito, ang aking insight, ang aking masasabi, comments, ganyan, at ang advices ko. So, kasi
dapat lagi tayo dito, real talk, no? Practicing being business people, no? Negosyante, na hindi yung negosyanteng paka-paka lang, yung pataitay lang, kung tawagin yung, sorry for the word sa mga kumakain, ibig sabihin yung patanga-tanga. Dapat dito, lagi alert, lagi yung desisyon, higit sa 100%, 100 times nating iniisip, no? Shout out syempre muna kay Jeff Fiesa o si Loribel. Sabi niya nga, nadalihan din daw siya ng 100 dati, no? Buti nga 100 lang. And shout out daw kay Angie. Ayan. Itapat daw sa ilaw kung may guhit daw ng BSP na 1,000. Sabi naman ni Venus Batang. Kasi po, ang naging kahero natin ay si Daddy at ang mga bata ang naging tindero-tindera. Dahil nga absent ng mga panahon na si Ate Ana pa. Recently lang naman bumalik si Ate Ana. And so, nalusutan. So, kaya, charge to experience. No? Kaya ngayon, doble ingat na. No? Wala magagawa. Alangan namang ratrata natin ng Daddy. Alangan namang sinong customer ang masasabi kong sa dami na nagbayad na 1,000. Mahirap magbintang, no? Mahirap. So kaya charge the experience tong ano na to. Okay. So ma'am, thank you Ma'am Venus, and Nimpa Realista, sabi niya, first time kong nadali ng fake noong nag-start ako ng mag-open ng store. I got fake 1K, 500 at 100. Just ko na lang kahit kilala ko ang namili sa akin kasi ayaw talagang umamin. No, 'di ba? Napakahirap. So Carl Jean Sumalpong, no? Mami, nadali din ako niyan. 1 week pa lang store ko noon. Na-fake na ako ng 1K. Kaya ingat talaga tayo. Daming manluloko ngayon, lalo na magde-December. Usually talaga ngayon, ano yan, ngayon December lumalabas. No, pag tuwing December every year. So, ayun nga guys, ano. Ayan, sabi ni Starlight 5833, ang ating beshi. Hello, Angie. Angie, ang daming babati sa'yo. Mag-hi ka nga. Hello. O, di ba? Ayan. Dami kasi nakakilala kay Angie, lalo ng mga old subscribers natin, ano. Ayan. Sabi ni Ellen Pilar, always watching. Welcome back, Ate Angie. Oo nga po, ingat po tayo sa mga fake 1K bills. Happy selling sa atin, mga kasari. Beth Faria 2990, dito din sa amin, Mami Park. Talamak talaga ang fake na 1K. Mindanao area po. Lonzy of W Kuwait, wow, welcome back, Angie, sa Mami Park store. Ayan. Ito kasi si Mama Lonzy, kilala niya talaga si Angie. Eh. Ayan, ano, Mama Lonzy, ano, akalain mo yun, ano, nakabalik na si Angie sa atin. Ayan. Yung kasagsagan kasi ko sa YouTube nung way back 2020, no? Kasagsagan din ng pandemic nun. Si Angie kasama ko, di ba? Ayan, Ricky Anuevo, be careful sa mga nagbabayad ng 1K bills. Maglalabasan ng mga fake bills. More blessing ang kapalit niyan, Mami Park. Salamat po sa Ricky. Ayan, maraming salamat, no? Sa mga nag-comment, I will shout out yung mga previews. Medyo kahit paano nakapagsalita ng Mami Park. Pero syempre, pag-uusapan natin ay si Sir, hindi ko alam kung babae ito si Jess o lalaki, si Jess Alba. Matagal ko na pong subscribers and viewers si Jess Alba, guys. At natutuwa ako na sometimes nakikita ko ang comment niya, no? Jess, alam ko dati din may mga comments doon na a-advisean ko din. Ayan, sabi ni Sir Jess Alba, Mami Park, kakayanin ba ng rent ko ang 5K a month, first day opening, 600 plus ang sales ko? So, tatapatin kita, Sir Jess Alba, ha? Pumasok ka po doon sa ano? Pumasok ka po doon sa ang risk po ay 90%. First time ko po na, or pangalawa ka po sa naloka ako na nag-seek sa akin ng advice na pumasok sa ganyang sitwasyon. Ang masaklap nito, pinasok mo na. Tapos, saka ka lang nagtanong. No, ito yung masaklap doon. Dinesisyonan mo na. Hindi ko alam kung anong eksaktong situation mo diyan, no? Pero I can say maliwanag na sa 90% ang risk na pinasok mo. Ngayon, kung mapapatunayan mo na may laban ka, ito ang dapat na lumabas at maging sitwasyon niyan para mag-successful, para magkaroon pa ng pag-asa. Okay? So, ito po ang lagi niyong tatandaan. Bago po kayo kumuha ng location at re-renta lang kayo, at ang negosyo nyo ay sari-sari store, may mga i-consider po kayo at mabigat po itong mga dahilan na ito. Kasi po, ang tindahan po, maganda po pag nag-successful. Talagang usik-sik-liglig, umaapaw ang ibabalik, ibibigay sa inyo yan. Pero pag na-timing po kayo sa isang lugar na kahit hindi kayo rumerenta, ibabagsak kayo nito. Ganun po talaga. Lalo po sa higpit ng competition ngayon at sa mahal ng bilihin, inflation, maingat po dapat, no? Alamin po ang purpose, bakit niyo po pinutap ang negosyo. Kung gusto niyo lang subukan,
Pag sabi kasi, susubukan lang, de, kung mag-workout, okay. Kung hindi, okay. Isabihin po, kung hindi mag-workout, willing po kayong mawala yung in-invest nyo. Kasi syempre, ganun talaga. Minsan sa buhay, susubukan natin. Kasi paano natin malalaman kung di natin susubukan? Pero dapat, pag sinubukan, dapat din, meron ding pag-aaral. May feasibility studies. Binlog ko po yan, guys, na may humingi ng advice sa akin na kumuha ng rentahin, sa, na may nakikita siyang gustong rentahan outside. Meron na siyang existing store, may nakita siyang pwesto na parang gusto niyang rentahan at kung sa palagay ko ba ay mag-work. Ano po ba kinoconsider pag kumukuha po tayo ng location, lalo na rerentahan natin? Alamin kung ano ang target market, kung household ba, ilan ang household, no? 150 to 500 meters mula sa tindahan mo, from north to east to west to south, ilan ang masasakop mong target market? Meron bang existing kalaban? Ilan ang mga magiging existing kalaban mo? Ano pang mga establishment ang nandoon? Nasaan ba ito? Bukana, Kanto, Gawing Talipapa, bayan, malapit sa barangay, eskwelahan, paradahan, terminal. Kailangan po alam natin yan. Anong mga establishment, paano pang mga negosyo ang malapit sa iyo? Bakit po? Kasi dun po natin malalaman din kung ang lugar ay isang dayuhin, puntahin. Ano ba ang mas target natin? Household o walk-in? Sinasadya ba ito para pamilihan, para puntahan? Lahat po yan dapat alam natin. Ano po ba ang target age natin? Mas marami ba ang estudyante? Mas marami ba ang mga working people? Ang mga career people? Mas marami ba ang may pabrika bang malapit dyan? Mas malapit ba yan sa nasa subdivision ka ba? So lahat yan i-consider natin para mabuo ang desisyon natin sa isang location, whether re-renta ka or hindi. Okay? Now, tumbukin natin. Bakit nasabi kong nasa 90% ang risk na pinasok ni Sir Jess Alba? I-risk because, alam niyo po ba, kapag nag-probable kwentahan po tayo, 600 plus daw yung first day niya. Alam niyo po bang may mga negosyo na sa first day mabili, first week mabili, kasi bago ka eh. Siyempre, dadayuhin ka. Eh, ang kaso, kung na-found out nila na mas mataas ka pala compare sa iba, tiningnan ka lang, parang naging, nagkiyaw lang yung mga tao kung what can you offer. Eh, pero na-realize nila mas mataas ka pala, or kaya na-realize nila hindi nila feel mamili sa iyo. So, hindi mo po pwedeng sabihin na ang 600 mo ay madadagdagan pa. Dahil nasa trial and error method ka, no? At nangangapa ka talaga sa paligid. So, kaya nga, una pa lang, inaaral mo na kung may existing kang kalaban. No, bago mo targetin ang isang pwesto. Now, alam niyo po ba, para makuha mo yung probable, para lang magkaroon ka ng pag-aaral na advance, yung 600 plus po, ipa-flat po natin yan to 500. No? Ipa-flat po natin yan to be safe pag tayo nagkukwenta para hindi tayo nagkakaroon ng false hope, hindi tayo masyadong nakikarried away. So, ipa-500 flat natin yan sa kwentahan para magkaroon tayo ng probability. No? Ano po ba ibig sabihin ng probability, probable? Close to exact, no? Hindi 100% accurate, pero close to exact. So kaya pupunta tayo, magpa-plot tayo sa 500 to be safe. Kung naka-first day siya ng 600 plus, i-plot na lang natin 500 plus halimbawa ang monthly niya, ang daily sales ni Sir Jess Alba. So, yung 500, tayong baka may bumibili ha. Yung 500, ita times natin sa 30 days, no? May 31 days sa mga buwan. Pero ipa-probable pa rin natin. 30 days lang tayo magkukwenta. So, 500 times 30 is 15,000 monthly. No? Eh, mami, pag nagsisimula pa lang naman, so, syempre, yung 15,000, eh, kaya nga magpa-probable tayo, eh. Ibig sabihin, dun muna tayo sa pinakamababa magkikwenta nang hindi tayo umaasa. Kasi baka mamaya, akala ko kasi mas tataas pa. Puro akala. Yung pala, hindi naman nangyari. Diba? Kasi, sa tindahan, hindi laging piyesta. Okay? Naintindihan po ba? If that's so, we always depend to the lowest. So, 500, example, ang sales every day, 15,000 a month. Ang renta mo, 5K. Tinira mo ang renta mo, 5K. Alam nyo po ba, di ba? Magkano po ang tubuan natin sa mga items natin? Hindi po lahat 10%. Flat. Yung iba pong items natin, dahil fast moving, minsan magugulat ka, or kaya dahil napakaliit lang ng tubo, minsan po less than 6% pa, minsan nasa less than 10%, minsan 6%, 7%, 8% lang ang tubo. So hindi mo po pwedeng sabihin na meron kang exact tubo na 10%. Pero may mga items po na 12-15% ang tubo natin. Meron din kung nasa 20 hanggang 25. Pero doon lang po tayo sa hanggang 20 para safe.
At hindi nga po lahat ang, ng items ay 20%, 10%, 15%. Ngayon, ang probability ng kikwentahin natin dyan, i-assume natin, magpa-flat tayo to 10% para mag-bid halfway. Okay? Nagets po ba? Magpa-flat tayo to 10% kunwari ng tubuan. Hindi natin malalaman ang profit margin mo kasi nasa trial and error method ka, kailangan malaman mo muna kung magkano ang na-purchase mo sa buong buwan at ano ang mga expenses mo sa buong buwan. Ang profit margin po kasi, mapaprobable mo yan, but sa ganitong klase ng sitwasyon, hindi pa agad. Usually, kaya natin kinukwenta ang profit margin nang sa ganun ay malaman din natin kung maganda ba ang nagiging tubuan natin. Tama ba ang tinatahak nating presyo? Tama ba ang tinatahak na growth ng ating tindahan. Kaya importante naaaral ang profit margin. So Jess Alba, panoorin mo po iyan. Panoorin mo po yung mga fast vlogs ko tungkol sa location, tungkol po sa profit margin. Napakalaki po ng maitutulong sa inyo yan. Intindihin nyo po lang mabuti. Now, balik tayo po sa sitwasyon nyo. No? Ay, andito na pala Ate Ana natin. Ate Ana, thank you ah. Pumasok ka magaga. Galing mo talaga. The best ka talaga. Nakatulog ka ba? Siyempre, ang ingay doon ah. Nagagawa sila doon. Nakakwentuhan ko. Si Kuya ang kumuha nung gawa doon eh. Dito sa banda ng ano? Ang haba ng kwentuhan namin ni Ate kagabi eh. Dati ane. Hindi ko natuloy alam kung saan ako simula guys. Nachismis ako kay Ate Ana. So okay, balik tayo kay Sir Jess Alba guys. So, yun nga, no? Magfa-flat tayo sa 10% para meet halfway. No, 10% ang ating pagbabasihan na halimbawa ito ang profit margin natin. Pagpalagay na nating 15%, tapos yung 5% mapupunta sa expenses, yung 10% flat, 10% ang profit margin halimbawa. Hindi pa rin okay kung i-compare ko. Bakit po? Ito po ang formula para po malaman niyo po nang mabilis kung ano po ang probability assuming natin dito kung kakayanin ba? Kasi ang tanong po ni Sir Jess, kakayanin ba ng rent? Okay. Ang formula po, yung pong 5,000, magpo-focus tayo sa renta. Guys, dun lang tayo sa renta. Wala pa yung miscellaneous. Kung wala pong sariling sasakyan si Sir Jess, at kung may sasakyan man po, dapat po liability si store pagdating sa maintenance, sa gas, kapag may supplies. No? For sure, hindi lahat ng products may ahente. So, may gastos pa din, buying supplies outside. May mga miscellaneous pa rin kasi may plastic, may mga papel na uubusin, ball pen, may mga ganyan. Eh kung may kuryente, tubig pa. So, hindi natin pa isasama yung miscellaneous, yung ibang expenses na yan. Mag-focus tayo doon lang sa renta. So, yung 5K po, gaano po ba ang percentage na nakukuha niyan sa 15,000 nakabuuan na sales kung magpa-flat tayo ng probability 500 a day ang sales? 500 pesos a day, in a month, 15,000. Okay? Okay, no? Ngayon, kikwentahin natin. Pasensya na po, na-interrupt ha. Kikwentahin natin. Gaano ba ang percentage nung renta niya versus sa kanyang sales amount? Okay, ito po ang formula. Para po sa mga ganito ang papasukin, magre-renta, kukuha ng pwestong nire-rentahan at nag-feasibility studies na, ito po yung final din na gagawin nyo. O kaya kung dinesisyonan nyo na and then nag-start na kayo dahil probably nasa trial and error method na kayo ng journey nyo. So, ang gagawin po natin, papaalala ko, nag-focus lang tayo dun sa 5,000. Hindi pa tayo nagdagdag ng miscellaneous at iba pang expenses tulad ng kuryente, tubig at saka yung ibang miscellaneous. 5,000 muna sa renta. 15,000 ang sales. Ina 500 pesos a day. Okay. 5,000 yung renta, expenses mo, i-divide mo sa 15,000 na total sales mo in a month, divided po natin, no? 5,000 divided by 15,000 is equals to 0.33. Times mo po sa 100. Yun po ang formula. Para po makuha natin yung whole number. Papatak po na 33.33%. Yung 33.33%, i-versus mo nga sa ang probability natin ay at least 10% nang tutubuin natin sa mga items, nag-meet halfway tayo sa 10%, natutubuin ang items natin. I-versus mo sa expenses niyan, 33% na agad ng kabuuang benta niya. Ano po ang mapapalagay niyo? Ano po ang maiisip niyo? Hindi magwo-work out. Napakalaki. Twice as much. No? Yung difference. So, babagsak talaga to.
Ngayon, Mami Pat, ano paraan? Nandito na ako. Ano ang pwedeng possibility makasurvive pa to? Nandito na ako. Nag-decision na ako. Nakakainis. Nakakainis. No? Kaya nag-decision agad ng ganyan. But anyways, again, hindi ko naman alam ang nasa sitwasyon mo, kung anong klaseng lugar ang meron ka, baka naman itong 600 plus mo na sales na to ay ngayon lang. No? Eh, tulad din ang sabi ko, hindi lahat ng araw ay fiesta. At yung 600 plus sa first day mo, maganda lang pagpapakita na performance ni Istoryan. Ngayon, eto ang magiging goal mo. At ito ang magiging target sales mo dapat. Kung 600 plus nagre-range ang iyong sales in a day, dapat next month, sa ika-second month ng trial and error method mo, magdodoble to. Ano ibig ko sabihin? Dapat next month, December, around 2,400 a day ka na. Kasi, hahayaan muna natin eh, na sa una talaga mag-aano ng konti. No, mahihirapan ka talaga ditong magpaikot. Kaya ang pricing mo, ano magiging laban mo? Kung lalaban ka ng price war, wait ha, kung magpa-price war ka, at may kasi kung may existing kalaban, kung magpa-price war ka, make sure lang na konting-konti lang ang iyong ibababa para lang makakuha ka ng market. Kasi yun naman po ang purpose talaga ng price war eh. To get a market, no? To get customer, to get sales, no? Sa area. Okay, kung may existing kalaban. Kung wala, kahit pa paano, mag-price ka ng makatarungan na at the same time, kabig ka din ng maganda, no? So, kailangan, inaka-third month mo, nakaka-3 plus ka na, nakaka-4 plus ka na. Sapak hanggang ma-reach mo yung pinaka-peak sales ng tindahan na kung may existing kalaban, mas mataas ang porsyento ng sayo. So, Mami Park, meron ka bang probability when it comes to target sales in a month nang sa ganun ay makover up ang aking expenses? Meron. Meron. Dapat, in a day, nakaka-sales ka ng 5,000 pataas para makatanggap-tanggap ang 5K a month mo na expenses. Yun po ang totoo. Dapat, nakaka-sales ka ng 5,000 pataas para matanggap ang renta mo na 5K a month. Why? Kasi po guys, hindi tayo lagi magdedepende sa ibabawas natin sa ating sales. Kasi, yung papaikutin nating items, kailangan makabalik. Kailangan makaano. Kasi isipin nyo ha, kung magpa-probable ka ha, isipin mo, kung sa 5,000 magkaka-sales ka, 5,000 times 30 days, 150,000. O. Ilang percent po ng 150,000 ang 5,000 po na renta mo? Kung nakakabenta ka na ng 5,000 a day. Okay? So, 5,000 na renta mo, i-divide mo sa 150,000 na total sales mo na nakaka-sales ka na ng 5,000. Ngayon, kung nakakabenta ka na ng 5,000 pataas, flat tayo sa 5,000. 5,000 in a day, 150,000 yan monthly. Alam niyo po ba, tinan niyo yung difference. Lalabas lamang po na 3.33% yung expenses mo ng 150,000 in a month. So, ibig sabihin po, napakalayo. Kapag 15,000 ka lang a month, 33%. Naku po, paano ka magpapaikot nun? Ayan. Kaya dapat po, ang goal, buwan-buwan mapataas habang nasa trial and error method. Nang sa ganon, sa una ka lang medyo mahihirapan. Hindi medyo, talagang mahihirapan. Pero babawi sa mga sumusunod na buwan habang tumatagal. So, yun po ang magiging magandang paraan. Kailangan, Sir Jess, yung 600 plus mo na daily sales, dapat next month, nagiging 2,400 na a day. Nagiging 3,000 na a day. No? Hanggang sa tumataas. Hanggang sa makuha mo yung peak na pinakamataas. Maganda kung matatarget mo, 10,000 a day ka. Bakit? Eh talagang kabig na kabig mo ang kita. Maganda talaga ang kikitain mo. So, siyempre, depende pa rin yan sa lokasyon, depende pa rin sa sitwasyon nyo dyan. Pero, yun ang pinakamagandang paraan. No? Para yung 90% na nasa delikadong sitwasyon ka ay magunaw, bumaba. No? Bumaba. Hanggang sa compensated na lahat. So, nagigets po ba? Sana po, nagets ano? Re-reviewin ko pa po ba? No? Kailangan po, mapataas mo yan, sir. Sa una lang, okay yan. Kasi nandiyan ka na eh. No? Eh, dapat, lumaban ka sa trial and error method. Pero pagka hindi po yan tumaas, ako na po magsasabi, tigilan nyo na. Nagpapagod lang po kayo. Kung mapapataas, madodoble. May ano po, may laban. Okay? So next time po, pag magde-decide kayo ng ganito, no, pag-aralan nyo muna bago nyo pasukin. Kasi baka mamaya, ang probability, napaka baba ng probability na mag-workout, eh,
inalagay nyo sa stress at pagod ang ano nyo. Eh, kaya nga tayo nagpuputap ng negosyo para makatulong sa atin. Eh baka stress lang ang kinuha natin, ang kinuha nating obligasyon. So, paalala, paalala, lalo na't renta, no? So, i-share ko naman yung sa part ko. Mami Park, eh ikaw nga eh, 5,000 yung renta mo sa unang unit mo nung hindi ka pa nag-i-extend eh. Ako naman po kasi, ang target ko nun ay hindi naman sari-sari store. Dishwashing na may konting sari-sari store lang kung wala akong delivery. Eh, malaki po ang aking profit margin pagdating po sa dishwashing. Maganda po ang kitaan doon. Kaya po, sisiw lang sa kikitain ni dishwashing, lalo't pag nagsipag ako, sisiw lang yung 5,000 na renta niya dito para lang magkaroon ng stock room yung dishwashing at magkaroon ng bahay, hanguan, ganyan. Eh, ang nangyari nga po, naging konting dishwashing at naging grocery. So, nung tumataas yung demand at nakita ko na yung ano, naaral ko, that's when the time nag-decide ako mag-extend. Kaya po, 9K ang aking renta, no? Eh, magkano naman po nagiging sales a month, no? Almost 1 million. Malaki yung difference. Maganda yung ano niya. So, napakalayo na ano. Kaya, kumbaga ba, nag-decision ako ng ganito. Hindi ko pinag-decision na dahil gusto ko lang. Kundi, pinag-aralan ko muna ang mga figures. Pag-aaralan din ang figures after ng feasibility. Sa feasibility, kasama ang figures na pinag-aaralan. Okay, naiintindihan po ba? Sana po, naiintindihan nyo, no? Nauunawaan nyo. Please lang, bago kayo magde-decision, magkaroon kayo ng probable calculation, mag-a-assume kayo ng konti na yung pinaka minimum kayo mag-a-assume at yung feasibility study kung ang location ay talagang sa palagay nyo ay magiging mabenta at makakakuha kayo ng market. Magkakaroon kayo ng space sa market, no? Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park. Fighting. Bye!